Hello mga BotanThinks! Narito muli ang hashtag BotanTedos para sa ating ika-anim na episode, ating talakayin ang councilor o konsehal. Ayon sa Section 39 ng LG Code of 1991, narito ang mga kwalifikasyong kailangan para humabol at maihalal bilang councilor ng isang lungsod o bayan. Ayon naman sa Section 40, narito ang mga magpapadiskwalipika sa isang kandidato sa paghabol at pagkahalal bilang councilor. Narito naman ang mga responsibilidad ng isang councilor. Humalili sa vice mayor sa mga pagkakataong pansamantala o permanenteng hindi nito magagampanan ang kanyang tungkulin. Magpanukala ng mga batas at polisiyang panglokal na magsusulong ng kapahanan ng taong bayan. Magkonsulta sa mga mamamayan ukol sa mga nasabing panukalang batas at polisiya. Pamunuan ang mga iba't ibang komite sa sanggunian na nagsusulong sa kapahanan ng iba't ibang sektor. Lumahok sa mga pag-iimbestigang pang-administratibo ukol sa mga kasong naihain sa sanggunian. Lumahok sa mga pagre-review ng mga ordinansa at mga resolusyon na naipasa ng mga nasasakupang mga lungsod at bayan. Ito ay ilan lamang sa mga responsibilidad ng isang councilor. Ngayong alam mo na kung ano-ano ang kanyang mga magiging gawain, may naisip ka na bang pangalang ipoboto? Tandaan, pumoto ayon sa iyong konsensya ng walang kinikilingang kulay politika. Iboto ang kandidatong nararapat, iboto ang kandidatong tapat. Sa darating na Mayo, ang kinabukasan ng bayan ay nasa kamay mo. Kaya sa lahat ng oras, BotanTedos, BotanThink.